Kahit may mga pag-ulan nang inaasahan ngayong buwan, posibleng sumadsad pa raw lalo ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang Setyembre. Balitang hatid ni Maki Pulido. Noong Marso, ganito pa kataas ang tubig sa Angat Dam nang puntahan ng GMA News. Isang buwan makalipas, ganito na ang itsura ng dam. Sa drone video ng GMA News, lumaki na ang mga pampang at kita na ang lupang dating nakalubog sa tubig. Kung noong Marso nasa mahigit 198 meters pa ang taas ng tubig sa Angat, nang puntahan ng GMA News ni hindi umabot sa pinakamababang linya sa sukatang ito ang tubig. Naitala ang water level noon sa 178.9 meters. Ngayong Mayo, bumaba pa lalo at nasa 178.38 meters na. Ang minimum operating level ng Angat Dam ay nasa 180 meters. Yan yung marker na palatandaan ng level ng tubig ng Angat Dam. Pero hindi mo na nga raw kailangang tignan yung marker para malaman ang pagsadsad ng level ng tubig. Dahil ngayon, nakikita na ang mga lupa na dating natatakpan ng tubig. Sa forecast ng PAGASA, sasadsad pa ang water level sa 173 meters hanggang Setyembre. Kahit kasi may inaasahan ng ulan itong Mayo, hindi pa nito kayang punan ang inilalabas na alokasyon para sa tubig ng Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal at Cavite. Yung trend ng Angat is patuloy siyang bababa hanggat wala po tayong nararanasang pag-ulan. Dahil mas mababa na sa 180 meters minimum operating level, tigil muna ang alokasyon sa irigasyon simula May 16. Kung kailan ito babalik, depende na kung kailan babalik sa normal level ang dam, sabi ng National Water Resources Board. Sa Malolos, Bulacan, naghuhukay na ang ilang magsasaka ng mga balon. Alternatibong pagkukunan daw ito ng tubig para sa kanilang mga pananim. Pero bago pa man itinigil ang alokasyon para sa irigasyon, ang mga taniman sa kalumpit, tuyot na. Sa Angat din ang gagaling ang 97% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Pero hanggat hindi bumabagsak sa 160 meters ang water level ng Angat, wala raw magiging epekto sa alokasyong matatanggap ng Maynilad at Manila Water. Maki Pulido, GMA News.